Bawat taon, libo-libong turista ang dumarating sa Bohol, isang maliit na isla sa Pilipinas. Sila ay dumarating para sa iba't ibang dahilan. Ang ilan ay bumibisita sa mga magagandang dalampasigan at mainit-init na klima. Ang ilan naman ay nais marating ang mga kuweba o ang luho ng isang lansya, kung saan nila malalasap ang mga pagkain na nakahanda at ang masayang pagtanggap mula sa katutubong mananayaw. Marahil ang pinakatanyag na tanawin ay ang Chocolate Hills. Ito ay mga fossilized na batuhan sa ilalim ng karagatan. Lumitaw ang mga ito noong umangat ang isla sa ibabaw ng dagat, ngunit hindi lang ang mga ito ang bukod-tanging tanawin sa naturang lugar. Sa loob ng makapal na kagubatan, may isang nilalang na lumilito sa mga siyentipiko na naniniwala sa Darwinian Evolution. Ang Tarsier ay isang maliit na hayop, ngunit ito ay nagpapahayag ng malaking katanungan. Ang katanungan ay ito, paano nag-evolve o nagbago ang hayop na ito? Sa susunod na ilang minuto ay tingnan natin ang makatwirang sagot na ang Tarsier ay hindi nag-evolve. Ito ay isang disenyo. Mayroong napakalawak na pagkakaiba ng buhay sa lupa. Kung bubuksan ang paningin ay makikita natin ang napakaraming uri ng halaman, hayop, at insekto. Ngunit ito'y kakaunti lamang hambing sa kasaganahan ng mga organismo na diabot ng kakayahan ng ating paningin. Virus, bakterya at mga single-cell organismo ay nangingibabaw sa mundo ng mga mikrobyo. At dapat nating itanong, saan ang lahat ng buhay na ito nanggagaling? Ang paghahanap sa pinagmula ng buhay ay kailangan magsimula sa dalawang pag-agham na paliwanag. Evolusyon at alternatibong ito o inteligenteng disenyo. Ang mga siyentipiko ay kumakapit sa evolusyon ay naniniwala na ang inteligenteng disenyo ay isa lamang relihiyon. Subalit ang paniniwala na inteligenteng disenyo ay dumating mula sa iba't ibang karanasan at pananampalataya. Ilan sa mga di-reliyosong siyentipiko ay naniniwala sa disenyo dahil ang tunay na katanungan ay, ang mga katibayan ba ay suportado ang teorya ng ebolusyon o kaya ay suportado ang teorya na ang buhay ay disenyo na isang talinong di galing sa tao? Mula sa panahon ng Grigong gurong Plato at Aristotle hanggang sa Middle Ages sensya ni Copernicus at Galileo, sa panahon ni Sir Isaac Newton na nakatuklas ng alituntunin ng gravity hanggang sa 19 na siglo ng reliyon at siyensya ay sumang-ayon sa disenyo ng kalikasan. Si Santo Tomas Aquinas ay ipinagsama ang banal na paghahayag at makatwirang pag-iisip sa pamamagitan ng ilustrasyong ito. Ang katwiran niya na kung siya'y tutudla at ang palaso ay tumama sa sentro, makatwiran lamang na ito ay tumama sa kanyang tinutudla. Ang isang tao ay dapat niyang ihanda ang palaso na may dahilang tamaan niya ang tinutudla. Sa kabilang dako,
Ito ay hindi magiging makatotohanan kung hindi mo ito paniniwalaan. Sa taong 1859, isang dalubhasa na nangangalang Charles Darwin ay nilimbag ang isang bagong teorya. Ang kanyang libro na Origin of Species ay naging manual para sa ebolusyon ng ating alam ngayon. Alam niya na ang aso at kabayo ay inaalagaan ng matagal na panahon upang ang mga ito ay magkaroon ng naiibang katangian gaya ng bilis at tibay. Mula sa kanyang obserbasyon, sinabi niya na ang buhay ay nagmula sa unang living cell na naninirahan sa lawa na kung saan bumalangkas ang lahat ng hayop at halaman sa lupa. Ang mga evolutionista ay naniniwala din na ang Tarsier ay nagsimula din sa living cell na ito. Sa parehong kaparaanan ay ginamit ni Darwin ito sa kanyang teorya, ang pagkakawangis ng katangian sa pagitan ng lahi ng mga hayop. Homology, ang pag-aaral ng pagkakatulad ng hugis ay naging balanghay na kung saan nabuo ang teorya ng evolusyon. Homology refers to a situation in which organisms that are ang homology ay tumutukoy sa mga organismo na inakalang malayo ang kaugnayan sa bawat isa. Gayunpaman ay may sistemang biyolohiko na binuo ng halos parehong disenyo. Ang isang magandang halimbawa ay ang braso ng tao. Ito ay binubuo ng mga buto sa braso, sa kamay, sa mga daliri. At kung titignan mo ang binti ng isang kabayo o isang aso o ang flipper ng balyena, lahat ng ito ay may pagkakapareho sa pagkakayari at ito ang tinatawag na homology. Ang mga evolution biologist ay nagtatalo ng homology ay isa sa mga susi ng ebidensya na pabor sa teorya ni Darwin sa evolusyon. Sa katunayan, kung walang pundasyon ng homology, ang buong istruktura ng evolusyon ay guguho sa kawalan. From the picture, the whole edifice of Darwinian evolution would crumble to the ground. Ngayon, ang homology ay di na tinuturing bilang ebidensya ng isang evolusyon. Ito ay madaling makita bilang katibayan na may isang lumika na gumawa ng iba't ibang uri ng buhay. Ito ay pangkaraniwan sa mga taong nagdidisenyo na gamitin ng parehong mga tuntunin kapag gumagawa sila ng struktura o sistema. Ang jeepney at ang bus ay dalawang magkaibang sakyan. Mayroon silang karaniwang disenyo. Ngunit walang tumitingin sa pagkakapareho ng dalawang ito at wala rin naniniwala na isang jeepney at isang bus ay nagmula sa isang sinaunang sasakyan. Sa halip, kinikilala natin naman ito bilang gawa ng mga inhinyero gamit ang karaniwang mga elemento ng disenyo. Gayon din ito, kapag napansin natin ang pagkakapareho sa buhay ng mga organismo, ito ay makatwiran upang mapagtibay na ito ay gawain ng isang lumikha, hindi evolusyon. May isang lokasyon lamang sa Bohol kung saan maaaring makita ng mga bisita ang Tarsier. Sa kanyang natural na pinupugaran, ang Philippine Tarsier Sanctuary. Ang takapag-alaga ng mga Tarsier ay si Carlito Pizarras. Si Lito ay anak ng isang taxidermist. Siya ay natutong mamaril ng Tarsier. Ito ang kanyang pinipreserba at ibinibenta sa mga turista. Ngunit ngayon, siya na ang tagapagtanggol ng mga ito. Since when I was a young boy, I always go with my father hunting. Nung ako ay bata pa, ako ay sumasama sa aking ama upang mamaril ng Tarsier. Ako ay naging interesado dahil walang ibang nakakaalam sa pag-aalaga ng Tarsier. Ito ay naging isang malaking hamon para sa akin. Nalaman ko silang hanapin sa pamamagitan ng kanilang amoy ng ihi sa umaga, na iniwan sa mga sangang tinitirhan sa di katagalan
Napun ako na sila'y mayroong katangi-tanging glandula. Ito ay pinapahid nila sa mga sanga ng puno at nananatiling palatandaan ng kanilang teritoryo. Evolutionary biologists will argue that the tarsier is the first primate. Ayon sa mga ebolusyong biologista, ang tarsier ay isa sa mga sinaunang nilikha na inaakalang daan ng ebolusyon na pinagmulan ng tao. Isa sa mga dahilan ay nakita nila ang pagkakahawig ng mga kamay ng tarsier sa ibang sinaunang nilikha. Ito ay mahalaga kung isasaalang-alang natin ang mga naiibang katangian ng tarsier na hindi nakikita sa ibang sinaunang nilikha. Ang tarsier ay may maraming katangian na di tumutugma sa katangian ng mga sinaunang nilikha. Ngunit ang mga biolohista ay patuloy na ipinagtatanggol ang ebolusyon. Tingnan natin ang kanilang naiibang katangian. Ang mga tarsier ay kung susukatin natin at ihahambing sa kanilang katawan ay napakalaki. Kumpara sa ibang mga hayop, isipin mo na ang tao ay may mata ng singlaki ng maliit na pakwan. Sa katunayan, ang sukat ng kanilang mga mata ay di pangkaraniwan sa mga sinaunang nilikha, kundi mas mahintulad ito sa mga insekto o reptilya. Ang paningin ng tarsier ay mas maliwanag sa gabi kaysa tao. Sa araw, ang iris ng kanilang mga mata ay lumiliit na sangliit ng tuldok ng karayom. Ganon pa man, malabo ang kanilang paningin dahil sa liwanag ng araw. Kung tingnan natin ang itsura ng bungo ng tarsier, kapansin-pansin ang laki ng kinalalagyan ng kanilang mga mata. Pero ito ay walang puwang para sa kalamnan na nagpapahintulot sa mata upang umikot. Subalit wala ito sa mga tao o ibang sinaunang nilikha. Katulad ng kwago, ang kanilang mga mata ay hindi gumagalaw. Pero ang kanilang leeg ay may kakayahang umikot ng 180 degrees sa kaliwa o sa kanan. At ito ay nagpupuno sa kakulangan ng paggalaw ng kanilang mga mata. Ang mga tenga ng tarsier ay napakasensitibo at kahit na pinakamaliit na galaw ng insekto sa gubat ay naririnig nito. Ito ay nakakagalaw na malaya upang masundan ang mga kaluskos. Maraming hayop ay may katangian ganito, pati na ang kabayo. Ngunit ito ay hindi katangian ng mga primates. Ang pangalang tarsier ay nagmula sa buto ng binti na tinatawag na tarsal. Ang mga binti nito ay siyang tanyag na katangian, katulad ng palaka. Sila ay may kakayahang tumalon ng malayo ayon sa kanilang laki, hanggang sa layo na 3 metro. Ang buntot ng tarsier ay tulad sa daga at ito ay may dalawang layunin. Ang una ay upang pumirmi sa paglipat-lipat sa mga sanga. Ang pangalawang layunin ay kapaki-pakinabang din. Katulad ng woodpecker, ang buntot ng tarsier ay nagsisilbing pangsuhay ng kanyang bigat sa mga dahon o sanga. Ang tarsier ay may kakaibang katangian na bukod sa ibang nilikha. Ang kanilang daliri ay may pandikit tulad ng palaka. Wala ito sa mga primates. Bakit ipinagpipilitan ng mga siyentipiko na ang tarsier ay nagmula sa puno noong ebolusyon at humantong sa tao? Ang kanilang mga mata ay di gumagalaw. Ang leeg ay umiikot na parang kwago. Ang laki ng mga mata, ang korte ng kanyang mga binti, ang mga daliri na may pandikit gaya ng palaka, buntot gamit ang katulad ng woodpecker,
tenga na sensitibo na nakakaikot, paano ipapaliwanag ng evolutionista ito? Isa sa mga paliwanag, ang Tarsier ay nabubuhay na noong unang panahon ng evolusyon at ito ay namahagi sa mga katangian ng iba't ibang hayop. Kung ito ay may katotohanan, bakit hindi na isalin ang mga katangian ito sa mga sumusunod na primates? Sabi ng mga evolusyonista na ang lahat ng mga nilalang ay nanggaling sa mababang estado at unti-unting nabuo sa mas mataas na estado. Subalit ang katangian ng Tarsier ay higit na mataas kung ihahambing sila sa ibang hayop. Lahat ng mga katangian nito ay tumulong upang ang Tarsier ay maging isa sa pinakamatagumpay na maninila. Ang mga siyentipiko ay naniniwala sa intelligent design ay ipinapaliwanag ang mga katangian ito ay maaaring sumibulo sa iisang panahon. Ito ay hango sa kuro-kuro na tinatawag na irreducible complexity. Ang kuro-kuro ay ito kung ang isang nilikha ay mayroong maraming biologic system na umaasa sa bawat isa. Ang ibig sabihin nito ay ang mga sistemang ito ay sumibol na sabay-sabay. Kung hindi, ang nilalang na ito ay di mabubuhay. Halimbawa, ang abilidad ng Tarsier na tumalon ay walang kabuluhan kung ito ay walang daliri na may pandikit na nakakatulong sa pagsalo ng kanyang tudlaang destinasyon. Ang Tarsier ay may mga matang hindi gumagalaw kahit ito ay napakasensitibo. Ang Tarsier ay hindi mananatiling buhay kung hindi ito sinasamahan ng pandinig na nakakapaghanap ng ingay sa lahat ng direksyon. Ang mga siyentipiko ng evolusyon ay hindi umaayon. Kanilang ipinapahayag na sa pamamagitan ng random mutation na sa matagal na panahon, ang mga genetic information sa DNA ay dahan-dahang nabago ang mga katangian ng isang hayop. At sa bandang huli, ang isang uri ng hayop ay nabago ng isang bagong uri. Ngunit ang teoryang ito ay di nagkatotoo sa pangatlong antas. Ayaw nilang kilalanin ang mapanirang katangian ng mutation. Ang mga ebolusyong biolohiya ay pinapahayag na mutation ay umaakay sa mga prosesong ebolusyon na gumagawa ng mga pagbabago sa genetic information na nagpapahintulot sa paglitaw ng bagong uri ng hayop na nagsimula sa naunang uri ng hayop. Ang problema ay ang bawat halimbawa ng pagbabago ay nagdadala ng pagkawala ng mga tungkulin sa halip na magkamit ng mga panibagong tungkulin. Sa katunayan, marami sa mga sakit na pinagdurusahan ng mga tao ay galing sa pagbabago ng kanilang genetic material. Ang susunod sa suliranin ay kung ilang genetikong informasyon ang kailangan upang gumawa ng permanenteng pagbabago sa DNA ay di tiyak na magaganap. When you think about what has to happen at a biochemical, kung iyong ilarawan ng mangyayari sa antas ng genetiko, ang ilang pagbabago mula sa isang organismo tungo sa isa pang bagong organismo ay sadyang mahirap isipin kung paano ito mangyayari sa kapakipakinabang na paraan. Magkakaroon ng hopeful monster na mawawala rin bago pa lumitaw ang isa pang uri. Halimbawa, ang isang malaking pampublikong aklatan ay puno ng mga libro at ang mga impormasyang nilalaman ng mga libro ay mga tagubilin tungkol sa paglikha ng gusaling ito. Bawat pasilyo ng mga libro ay naglalaman ng mga impormasyon na lumilikha ng katangian ng naturang gusali gaya ng uri ng mga upuan. At ang bawat libro ay naglalaman ng impormasyon kinakailangan sa paglikha ng isa sa mga daan-daan na proseso patungo sa magiging bagong katangian. Ang bawat pangungusap at bawat salita sa libro ay kinakailangan nasa tamang ayos upang ang proseso ay matagumpay at ang bawat salita ay nasa tamang baybay. Upang ang isang katangian ay mabago, lahat ng mga libro ay dapat baguhin at ang impormasyon sa bawat aklat ay babaguhin sa wastong detalye na kailangan. Bawat bagong salita ay dapat nasa wastong baybay at tamang kaayusan. Ang lahat ng ito ay magaganap sa pasumala. Dahil sa mga katotohanan ito, ang homology bilang batayan ng evolusyon ay nawalan ng katibayan. Ngunit ang mga evolusyonista ay may isa pang katwirang dapat ipaliwanag na kung paano ang Tarsier ay nagkaroon na iba't ibang uri ng katangian, ang katwiran ng convergence.
Convergence refers to a situation ang convergence ay nilalarawan ng mga organismo na walang kaugnayan sa isa't isa at mayroong magkakatulad na katangian. Makikita mo ang pagpisan ng mga organismo kahit pa sa molecular level. Ang pagkakawangis ng mga hayop ay laganap sa kapaligiran, kagaya ng paniki, ibon at paru-paro, at walang kaugnayan sa isa't isa. Ngunit lahat ay may pagkakawangis sa abilidad at estruktura. Sila ay nakakalipad dahil sa mga pakpak. Ang mga evolutionista ay nagsasabi na ang pagkakahawig ng tarsier sa mga insekto, sa ibon at reptilya ay hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, ang mga impormasyong biolohiya ng mga hayop na walang kaugnayan ay nagkatipon-tipon na di inaasahan. Ito kaya ay posibleng mangyari? The reason why I think convergence is such a powerful problem for the theory of evolution. Ang isang dahilan ng convergence ay isang malaking problema para sa teorya ng ebolusyon ay hindi maaasahan ng ebolusyon ay mauulit. Ngunit ito pa rin ang maaaring mangyari. Ang ebolusyon ay pinapalagay na naganap sa sunod-sunod na proseso ng pangyayaring di inaasahan. Kaya't ang kaganapan ng mga pangyayaring ito ay napaka-imposible. Ang mga pangyayaring ito na imposible maganap ay lalong walang katuparan kung ito ay inaasahang mauulit ng marami pang beses. Ang tarsier ay naaangkop sa kanyang pinupugaran. Walang duda na ang katangian nito ay kakaiba at ito ay tunay na kamangha-manghang hayop. Ganun paman, maraming mga siyentipiko na ipinagkakaila ang saligang katotohanan ng siyensya. Mama, ano to? Makakaasa tayong makakasumpong ng bato sa ilang. Ngunit kung ang hinahanap natin ay isang pangkaraniwang kagandahan, isang bagay na mayroong mga bahagi na gumagalaw na may layunin, hindi ba natin iisipin na ito ay sadyang ginawa lang ng tao? Naniniwala ako na ang tarsier ay nilikha ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ebolusyon na pinapaniwalaan ng siyentipiko. Even though scientists know about that, but for us, we are Catholic and we are religious people and we believe in God. That's why we believe that these things are created by God. Ang magandang balita ay ang maniwala sa Diyos ay di kailangan maging bulag. Mayroong mga mahuhusay at pag-agham na dahilan upang maniwala sa ebolusyon. At mayroon ding matitibay na pag-agham na dahilan upang maniwala na ang tarsier at lahat ng mga nilalang ay nabuhay dahil may isang kataas-taasang manlilikha na umukit sa kanilang sariling disenyo. Gayunman, lahat ng buhay sa lupa, ikaw at ako, at ang pinaka-pinagpala, tayo ay may sapat na katalinuhan upang hanapin ang pinagmulan at tanungin ang ating layunin. At dahil tayo ay nilikha ng ganitong paraan, mahahanap natin ang kasagutan sa mga sinasabi ng Diyos sa Biblia. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa at itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos.